Balik tayo dito sa Pilipinas. Dadaan muna raw sa isang plebisito kung aling mga lugar sa Mindanao ang magiging bahagi ng bagong tinatawag na political entity o teritoryo na Bangsamoro. Pero nababahala raw si Senadora Miriam Defensor Santiago sa posibleng pag-amyenda sa saligang batas dahil sa kasunduan na yan. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Taong 1989, sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Cory Aquino, isinagawa ang plebisito para sa Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARMM. Mula sa 13 probinsya na nakapaloob sa 1976 Tripoli Agreement, bubuo sana ng Autonomous Region. Pero nang idaan sa plebisito, 5 lamang ang bumotong mapasama sa ARMM. Ang Sulu, Basilan, Maguindanao, Tawi-Tawi at Lanao del Sur. Ngayon, makalipas ang 23 taon sa ilalim ng napagkasunduang framework ng Philippine at MILF panel sa Malaysia, papalitan ang ARMM ng Bangsamoro. Kasama pa rin ang 5 probinsya ng ARMM at maging ang 6 na munisipalidad ng Lanao del Norte, 6 na munisipalidad sa North Cotabato, mga syudad ng Cotabato at Isabela. Pero paglilinaw ng Office of the Presidential Advisor on the Peace Process, dadaan muna ito sa plebisito. Ang kasunduan kasi may by plebisit, no? Ang ating prinsipyo dyan is consent of the governed. So kung humindi sila, hindi talaga ipapasok. Sabi ni Deles, hindi raradya dahil ng gobyerno ang proseso para sa Bangsamoro. Sa ilalim ng framework agreement, magkakaroon ng transition commission na binubuo ng mga Muslim mula sa iba't ibang sektor na siyang magda-draft ng Bangsamoro Basic Law. Ito rin ang aasikaso sa panukalang amyendahan ng saligang batas kung kinakailangan para ay maipasok ang mga mapagkakasunduan ng magkabilang panig sa kondisyong hindi ito tataliwas sa mga nauna ng peace agreements. Sabi ni Deles, dadaan lahat ito sa Kongreso. Yung pag-umpisa ng implementasyon ng roadmap, which will be the creation of the Transition Commission na mag-draft ng batas that will be passed on to Congress to be enacted hopefully by 2015 para by 2016 nga yung election, the elections in the region will already be under the new political entity o yung Bangsamoro. Kabilang sa kailangan idaan sa Kongreso ang pagbabago ng uri ng pamamahala. Sa kasalukuyan, mga botante ang namimili ng ARMM governor. Sa Bangsamoro, mga assemblyman na binoto ng tao ang mamimili ng kanilang chief minister. Nababahala naman si Senadora Miriam Defensor Santiago sa posibleng pag-amyenta sa saligang batas dahil sa pagbabago ng uri ng pamamahala sa mga lugar na mabibigyan ng autonomiya. In the Bangsamoro area or region, there will be not a presidential form of government, but a completely different form of government, the parliamentary form of government. That certainly will require an amendment of our constitution. We have tied ourselves, the negotiators have tied our government and our hands as the Filipino public with respect to this amendment. Kino-question din ni Santiago kung bakit sa Transition Commission manggagaling ang panukala sa pagbabago ng batas. Our own constitution is being the subject of a treaty. Since when did a foreign entity or even a rebel entity have the power to compel our people to pass amendments to our constitution? Alam naman natin, minority ang Bangsamoro doon sa Kongreso. So ang hinahangad natin na itong Transition Commission will be fully representative, hindi lang ito MILF. Kung matutuloy ang Bangsamoro, umaasa raw ang pamahalaan na magdudulot ito ng katahimikan at pag-unlad para sa mga kapatid nating Muslim. Paalala naman ng isang eksperto mula sa UP Institute of Islamic Studies, kailangan matiyak ng pamahalaan na magiging pangmatagalan ang mabubuong kasunduan sa pagitan ng MILF at ng pamahalaan. Because in the past, we had a number of peace agreements. But because of, I think, the problem of political continuity and policy continuity, maraming agreement na hindi natutupad. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.